Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa akademikong pagsulat. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa akademikong pagsulat. Ano ba yung tinatawag na akademikong pagsulat? Ang akademikong pagsulat ay anumang pagsulat na isinasagawa upang makatupad sa isang pangangailangan sa pag-aaral. Sa madaling sabi, kinapapalooban nito ng anumang itinatakdang gawaing pasulat sa isang setting na akademiko. Ginagamit din ang akademikong pagsulat para sa mga publikasyong binabasa ng mga guro at mananaliksik o inilalahad sa mga komperensya. Mabibigyang kahulugan din ang akademikong pagsulat bilang anumang akdang tuluyan o prosa na nasa uring expository o argumentatibo. Sa pangkalahatan, inaasahang ang pagsulat na ito ay tumpak, formal, impersonal at objektibo. Kung gayon, sa pagsusulat ng mga akademikong papel, kailangan tandaan ng sinumang mag-aaral ang kinalalagyang akademikong komunidad na may malinaw na inaasahan o ekspektasyon kung paano ginagawa ang akademikong pagsulat. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Akademikong pagsulat. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!